Yo, what's up? Kumusta po? Kumusta ang pananayaan natin nung nagdaang weekend? Okay naman po ba? Sana ano, sana kahit papaano meron kayong napakinabangan dun sa ibang giya ko, no? Kagaya na lang halimbawa nung kay ano, no? Kay Cook D. Hasler, tsaka yung kay Sirsha. So, gandang double nun. Okay, so meron na naman tayong karera this Tuesday and Wednesday po, ano? So, MJCI po ang pakarera. Bali, tig 9 races po ang nakahanda na lalargahan sa mga araw na yon. Okay? So, bago po tayo mag-start sa ating pagbibigay ng giya at korsonada, paki-like, share, and subscribe po ng ating channel. Okay? So, simula na po tayo. Okay, so let's go. Race number 1. Start ng first winner take all. Covers races 1 to 7. Pilracom rating base class 4. 34 to 49. Ang distansya po natin ay 1,400 meters. Okay. So, ang pili ko dito, medyo may kataasan tong grupo ng maglalaban-laban, ano? Doon ako sa ano, bali tatlo ang pinili ko dito sa race number 1. Yung tatlong magkakakulay, ano? Yung Big Bertha, Krugerrand, tsaka yung Tocqueville. Okay? So bali ang magiging pamprimera ko dito si Krugerrand. Okay? So ito si Krugerrand, bagamat tinalo siya sa datingan nung nakaraan ni Big Bertha, pero mas papaboran ko siya ngayon dito. Kasi si Big Bertha medyo may konti din problema dyan. Kasi ano yan eh, question de labas yan eh, si Big Bertha. Si Krugerrand naman, medyo okay naman din tong kabayo. Tapos eh, kagandahan lang kasi laging labas to yung connection nito. Tapos yung Tocqueville kasi, okay naman din po ito. Ang problema lang, minsan kasi yung kabayo, ano, medyo hindi din maganda lumarga sa aparato. So, pero malaki panalo niyan ha, yung Tocqueville na yan. Bali ang magiging pili ko sa pagkakasunod-sunod, yung numero 3 si Krugerrand, yung numero 7 si Big Bertha, tapos yung numero 6 si Tocqueville. Okay, so puro ano yan, puro off color yan, kumbaga sa sabong ano. So race 1, 3, 7, 6, good luck po. Race number 2. Ang start naman po ng first pick 5, cover ito ng races race 2 to race 6. Okay, so 3-year-old maiden and above, 1400 meters po ang distansya. Okay po. So konti lang po yung ano, yung mga yung naka-entry dito, ano. So yung Club Kensai ang first pick ko dito, si Club Kensai. So sprint horse to. Kasali to nung nakaraan sa laban nila Gumisiyan, ano, sa 1,000 meters. Bago yon tumakbo siya, natalo siya ni Ayuda. Kaya tingin ko, ito kung medyo mas gumaan-gaan tong laban niya ngayon. Kaya siya yung, ano ko, yung pang-primera ko, okay? So, ang pipiliin kong panigundo, yung numero 2, si Baba Boom, okay? So si Baba Boom, medyo ano naman to, si Baba Boom naman, kaya binibigyan ko rin ng panalo kasi ano, batak na to sa laban eh. Okay, so naghahanap lang to ng magandang tempo. So konti lang naman yung kabayo, tingin ko baka ano, baka makarimati na to or makapwesto na rin ng maganda dagda. Ilaban ang isahan kay Club Kensai. Okay, so race number 2, numero 5, Club Kensai. Second choice ko yung number 2, si Baba Boom. Okay, so good luck po. Race number 3. Pilracom class 4, rating base 16 to 21 split. Ang distansya po ay 1,500 meters. Okay, so simula naman po ito ng second winner take all, ano. So ang daming naka-entry dito. Medyo mahirap to, no. Medyo mahirap tong lineup na to. Pero kasi kapag nahihirapan ako talaga, lumalaban na lang ako ng isahan. Okay? So, sa race na to, sa race number 3, pipili ako ng isa lang na tingin ko malaki yung panalo. Okay? Para sa akin, kakampihan ko dito
yung couple entry na numero 2 na si Fast Sailing tsaka yung Lapping Inside. Okay, so tingin ko lang ha, para sa akin lang to yung distansya pumapabor sa kanila. Tapos ang dami akong nakikitang matulin dito ano. So talagang ano, malaki yung chance nila dito. Although meron ding mga ibang dirimate kagaya nila Chef Kat, si Chef Kat ang galing nung nakaraan. So basta para sa akin yung numero 2 sa Fast Sailing at si Lapping Inside, walang tapon diyan, parehas magaling yan. Parehas malaki panalo niyan. Okay, so single ako diyan. Good luck po. Race number 4. Start po ng pick 6 natin. So cover ito ng races 4 to race 9. Okay, so Philracom class 5 rating base 5 points, 1400 meters po. So mahirap na karera po ito, no. Tingin ko ano to, anybody's race to. So ang pili ko dito para sa akin yung mga may malalaking panalo dito. Yung numero 6 si Tales of Joy, yung numero 2 si Eyes on Sunrise, yung numero 3 si Red Hawk, si Princess Mamba, yung numero 4. Yan. Para sa akin lang to. So mahirap talaga to, mahirap ikarkula tong karera to kasi iba-iba ng ano to eh, ng mood tong mga to eh. I mean sila-sila naglalaban, iba-iba nang nanalo ano. So race 4 para lang sa puntusan. Apat ang kukunin ko: Tears of Joy, Eyes on Sunrise, Red Hawk, Princess Mamba. Good luck po. Race number 5. Start naman ng second pick 5. So covers ng race 5 to race 9. 1400 meters po ang distansya. Okay, so Philracom class 4 rating base 28 to 33. Okay, so nandito yung ano, yung kabayo na pinatok natin nung nakaraan ano, yung galing sa maiden na si Success of Times. Okay, so sa laban niya ngayon dito, siya pa rin ang aking pamprimera, yung numero 4 na si Success of Times. At magaling tong kabayan to, okay? So ang ano ko lang, hindi ko lang muna siya susuloyin sa ngayon, pero basta magaling yan, tingin ko mananalo pa yan. Lalagyan ko lang ng protection yung numero 5 na si Walking on Sunshine. Yan ang ano, kasi si Walking on Sunshine mas malalakas yung mga nilalabanan niyan ano. So ito na kumbaga sa ano, teritoryo na ni Walking on Sunshine to. So bagong salta lang sila Success of Times dito no. Ang nakita ko lang kasi pwedeng maging ano, maging disadvantage ni Success of Times dito, nandiyan kasi si ano, si Papa Umamaw. Si Papa Umamaw matulin din eh. So baka mamaya kayang sabayan yung Irene ni Success of Times eh. Malucha siya. O, tapos nandiyan din yung tumalo kay Success of Times nakaraan, si Bilibin. Pero tingin ko mas magaling to si Success of Times doon. Okay, so Success of Times yan. Tingin ko lang may mananalo pa yan. Protection ko numero 5, Walking on Sunshine. Good luck po. Race number 6. Simula po ng ating pick 4. Okay, so race 6 to race 9. Philracom class 4 rating base 22 to 27 split. 1,400 meters po ang distansya. Ang pili ko dito yung tatlong ano, yung tatlong ang pinili ko dito ano. So yung pinili ko puro question dilabas. Pero para sa akin, kumbaga kahit isa lang ang ilabas dyan, tingin ko mananalo. Okay, so Crack Away, numero 1. Numero 8, Haymaker. Tapos yung numero 3 na si Nicole's Favorite. Okay, so alin man dyan sa tatlo, tingin ko pag inilaban, kahit isa lang dyan, tingin ko mananalo. Okay, so medyo magulo yan ha, magulong karera yan. Kaya mahirap ibanggitin kung sinong pamprimera, panigundo, o panersera, okay? Rockaway, Haymaker, Nicole's Favorite, parehasan lang yan. Sana ilabas. Mas maganda kung tatlo sila parehas ilabas para medyo safe na. Mas matibay talaga. Okay, so good luck. Race number 7. Philracom rating base class 5, 6 to 10 split, 1,400 meters po ang distansya. Okay, so ang pili ko dito, pakiramdaman nyo lang si Baby Boss. Okay,
So si Baby Boss, kung palaban to, kung ilalabas to ng connection, tingin ko patok to dito. Ngayon, kung medyo maalangan o medyo hindi pa mag-interest na ilabas, medyo magulo na tong karera nito, ano? So ang mga nakikita kong pwedeng maka-upset, yung numero 8 si King Wash Dirt Bigan, yung numero 2 si Hanky Dory, tapos yung numero 10 si Advance Party. Okay, so race number 7, pakiramdaman nyo lang yung Baby Boss. Kung labas yan, pwede yan, pwedeng soloin yan. Pero kung alanganin, sama nyo na yung ano, yung King Wash Dirt Bigan, yung The Hanky Dory, Advance Party. Yan. Baka makachamba yan. Okay po, so good luck po, good luck. Race number 8, second to the last race. Okay, so pure akong rating base, class 5, 6 to 10 split. So ito yung na-cancel nung nakaraan, no? Sila-sila yon yung mga naka-entry doon. So ang pili ko dito, yung parehas trimate, si Gaelic Flavor, yung numero 2, tapos yung numero 1 na si Honey Rider. Okay, so para sa akin, ano, malaki yung panalo nito. Si Gaelic Flavor, wag lang maiwan. Malaki yung chance niya dito, malaki yung laban niya dito, okay? So, kung gusto niyo pong magsama, pwede. Kasi, unang-una, pero para sa akin to, ha, yung 2-1, para sa akin, lamang na yan. Ang problema lang sa pili ko, parehas to manggagaling sa likuran, okay? So, hindi natin alam yung pwedeng mangyari kapag, since manggagaling sa likuran o yung minsan naiiwan niya ni si Gaelic Flavor. So, kung gusto niyo magdagdag ng dibandera, yung numero 3, si Avenue Shopper. Yan, magandang diado yan. Okay, pero para sa akin, 2-1 matibay na. Good luck po, good luck. Race number 9. Phil Racoam Class 5, 6 to 10 split. 1,400 meters po. So, last race na po ito, no? So, para tingan na. Medyo magulo tong lineup dito sa last race. So, kung kinakailangan ng mag-ul na kayo. Total, para tingan naman na eh, no? Pero hindi, mahirap talaga tong lineup na to. Pero, pipili ako ng tingin kung may malaking chance. Para sa akin, yung numero 5, si Betrios. Yan. Yan ang aking first choice. Yung numero 11 na si Blind Item. Okay, so si Blind Item medyo ano lang to talaga ha. Kung makikita nyo sa mga takbo niya, kung babalikan nyo yung mga past performance niya, medyo hindi talaga siya ganun ka-consistent. Hindi talaga siya, kumbaga, ano, makikita mo masama yung tinakbo niya. Ganun yung makikita masama ng masama yung tinatakbo. Pero may nakatagong galing yan. Kumbaga parang ang hirap lang siyang tempuan kung kailan siya tatakbo ng maganda. Kaya hindi yan pang iwan ha. Sama nyo yan. Okay, tapos yung numero 1, yung mababa sa laban, yung Misaka. Ito talaga, ito imported runner to eh. Kaya lang, ewan ko, anong nangyari dito sa kabayo. So sobrang baba niya na dito sa totoo lang, si Misaka. So, pakiramdaman nyo na lang kung ilalabas ng connection ha. Hindi pang iwan yan, pansama talaga yan. Okay, so natapos na tayo sa pagbibigay natin ng ating giya ngayong araw ng Martes. Uulitin ko po, ito po ay aking sariling korsonada lamang, sariling basa, karkula sa karera. Kung gusto niyo pong sundin, pwede naman. Kung hindi naman, wala naman pong problema. Hangad ko po sana makatulong po ang aking giya sa inyong pananaya. Salamat!